or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Sabay-sabay 9 and 10, go. Let love without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Let's pray, Lord, na salamat po sa inyong mga salita again. As we start another series, Panginoon, ng basics, Panginoon, sa pananampalataya, I pray na lahat po ito ay makuha namin, Panginoon, yung mensahe, of course, kung bakit namin dapat matutunan, para saan ito, Panginoon, at para ultimately, para malugod kayo, but sa amin ngayon, yung applicable sa amin ay para kami magkaisa, kung ipo'y magkaroon ng maayos na paglilingkod sa inyo, Panginoon, kasama, Panginoon, namin mga kapatid. So, yun po ang aming panalangin, kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang umaga po sa lahat. Ako po na po. Title po nito ay, again, sabi ko nga. So, hindi pa natin tapos yung mga ano natin, kung napansin nyo, no? Ibang series natin. Kinakalat natin para kung ano yung kailangan natin. So, bakit series? Kasi po, gusto mo lumipat ka na dito, Juliana. Hindi ka ganyan ng ganyan. Okay, kita na ako lahat. Wala nagkatago. Ayan. Ang title po nito is ang series po is Unity. Okay? So meron na ako dito na alalang ano eh. Preaching ko dito yung Unity. Ano yan? Unity through maturity. Pero ito yung series na natin kasi nga kailangan lagi ito eh. At minsan may nabanggit din ako sa inyo na hindi natin kailangan maging united sa lahat ng bagay. Again, iba yung unity sa uniformity. So, mga importanteng bagay, dapat isa tayo dyan. Okay? Kaya ang title ngayon, itong first part, ano, Unity in Christ. Okay, Unity in Christ. So, ano yung unity? Unit. Ano yung unit? Ha? Ano yung unit? Ha, may unit ba kayo dyan? Ano yung sabihin mo? Isang? Anong bago? Mag-unit, isang? Item, di ba? Pero, tama yun. Pero, kasi pag nagbebenta, pwedeng parts. Pwedeng unit. Ano yung sabihin nun? Isang buo. Okay? Isang buo. Isang bagay. Isang buo, actually. Isang buo. Yan. Unity. Ano yung sabi unity? Pagkakaisa. Okay, medyo basic tayo mga bata para sabihin nyo, lagi tayong ano eh. So, bakit nga tayo kailangan magkaisa? So, ay, team unity pala yan, no? Sinong team unity? Yan. So, ngayon, ano na? So, bakit kailangan ng unity? Okay, kasi nga, nakakita ko, madalas natin illustration yung katawan, di ba? Parang kailan lang, na-discuss ko yun. E di, yung paa, gusto mong pumunta doon. Yung ulo, doon. Yung kamay, doon. Pwede ba yun? Unless manananggal ka. Okay? So, hindi pwede. I mean, magkakagulo, either hindi magkagulo, bumagal, di ba? Sa church tayo, sabi ko nga sa inyo, dito ang dami natin gusto ma-accomplish. Eh, pero syempre, hindi naman tayo pare-pareho ng maturity. Yung iba sa atin, hindi ko alam kung ano iniisip pa minsan, di ba? Baka wala pa, hindi pa align dun sa kung ano yung gusto talaga natin. Di ba kayo ba? Sabi nga sa inyo, iba sa mga bata, andito lang, baka kasi kasinama ng magulang. Tama naman yun. So, nag-aaral pa lang. Pero minsan, nagmamanifest na yung sarili nyong kalooban eh, yung will nyo eh. Diba? Katulad niya pag-service,
Mayroon pa yung Bible quiz, di ba? Napansin natin yung iba, ayaw makiisa. Kasi nga naman, medyo mahirap. Yung kabisaduhin mo yun. Nag-aral ka. Ang hirap mag-aral, no? Sino nag-reklamo mag-aral? Sarcastic po yun, ha? Mahirap. Mahirap dyan pag kailangan mo na yan. Yung natutunan mo at wala kang masyadong naaral. Yun ang mahirap. May daming bagay pa yan. Pag nagtrabaho ka na, at kahit nga ito sa ministry, kung napansin nyo yan, kaya maganda naman sa baptist, open sa atin yan eh. Kaya nga napansin nyo na iba, mamaya may baptist pala yan. Gaandaan ko yan. Meron na akong series na naman dapat mamaya. Pero tingnan natin. Okay? Kaya kahit mga baptist, ba't nagbabalata? Kasi nga, minsan, iba-iba rin yung level of maturity. So, hindi naman masama na banatan, basta tama lang, sakto lang. Okay? So, pag hindi pantay-pantay ang utak natin, hindi tayo nagkakaisa, magulo. Kaya, yung mga baptist, gusto nung pag-unite. Hindi mo kailangan unite. Basta united tayo sa turo, okay na yun. Okay? Yan naman yung sa church, ha? Nanatuloy ako. So, ano pang gusto ko sabihin? Unity. So, lahat po ng organization, kaya nga kayo inorganize para kung sino especially yung nag-organize yan, may gusto kayong ma-achieve na goal. May gusto kayong gawin. Sige nga, yung school, bakit tinayo yung school? Para may business, di ba? Hindi dapat. Kasi para ganito po yung mga bata, especially. Kaya tayo nagtatrabaho, okay, kasama yung pera, di ba? Pero hindi yun ang pangunahing dahilan. Okay, kasi nga, kung nagtatrabaho tayo para lang sa pera, eh di parang paano yung mga smuggler, paano yung mga magdanakaw, eh para din sa pera yun eh. Naintindihan nyo ba yung sabi ko? So huwag mong gagawin na primary goal yung pera. Tandaan nyo po yan, kahit sino ka pa, sino dito, nakikinig ba kayo? Huwag na huwag! Kasi pinapababaw nyo ngayon, kaya nga, sige, balik tayo sa kanilang mga institution or establishment, ang mga kung ano man yung binubuo para, hindi para sa pera lang. Kasama yan, pag nagtayo ka ng school, syempre kailangan ng kita para sa operation ng school. Pero hindi ka nagtayo ng school para kumita. Doon, again, yung iba ganun ng ano, pero hindi dapat. So, anong primary goal ng school? Bakit? Sino po? Ma-educate yung tao. Bakit kailangan educate yung tao? Para maging yung karapat-dapat sa pangkalahatan ng tao. Karapat-dapat. Ibig sabihin, mayroon siyang respeto sa kapwa. Na alam niya ang tama at mali. Okay, isa yun. Ano pa? Umunlad. No? Kasi kailangan mo ng knowledge para gumawa ng kahit ano. At para pag gumawa ka ng kahit ano, ano-ano lang. Hindi dapat. Inaaral yung maayos. May tama rin yung kay Kuya Juno. Kasi nga, napansin natin, di ba, pag wala kang pinag-aralan, minsan hindi kiginagalang ng iba. So in a way, may pinanggalingan yun. In a way, mali din. I mean, galangin mo yung tao sa pagkatao niya. Okay? Pero minsan nga, pag feeling niya, ganyan siya, ganito naman yung alam niya, parang walang galang. So, kaya tama rin yun. Pag may pinag-aralan ka, hindi basta-basta yung tingin ng tao sa'yo. Tama? Okay. So, ano pa? So, ibang institution naman. Kunwari, ano? Hospital. Bakit may hospital? Para kumita na naman, di ba? So, yun yung mali. Pero bakit may hospital? Para mapanatili yung kalusugan ng karamihan ng tao. So, again, ano pa? Sige po, ano pa? Kamayan ng church, ha? Bakit may gobyerno? Para kumita rin, di ba? Yung loko-loko, yun yung mali. Pero bakit? Para may kaayusan, okay? So, sinummarize po yun sa Romans 13 yung ano ng gobyerno, which is nasa 12 tayo. Sabi dyan, para i-dip, actually, patunan na nga natin. Yan po yun, no? So, sinummarize po dito yung dalawang trabaho ng gobyerno. Una ay para pagtanggol po yung, especially walang, hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Isa yan. Kasi may time na ano. So obviously, ang another ano niya, napapunta niyan,
is ang tawag nila dyan, law and order. Hindi. Peace and order. So pag may peace and order, may kaunlaran. Di automatic, pero may opportunity tayo na mag-umunlad. Okay. And then, yung iba pa is para sa nakakabuti ng ibang tao. Okay, ano pa? Last na lang, bago yung church. Ano pa ang institution ng gusto nyo? Tabad? Hindi lang po yung ano po yung sa gobyerno. Dami po na ulit eh. Inilalang po ano yung gobyerno. Okay, kasi nga, hindi tinuturo. Ano? Lagi hindi po gobyerno tayo eh. Okay. Tama naman yan. Pero, Sunday school, paalala mo yan ah. Actually, magkakaroon tayo ng seminar about that. Ang ganda yung tanong ni Bud kasi nga, ba't hindi alam ng tao? Maniwala kahit mga advanced, ano? Kahit mga college graduate, minsan hindi alam. Totoo lang kasi nga, kala nila, kung ano yung turo lang sa kanila, yun na yun. Sabi nila, mga general sa amin. Ang gagawin mga politiko po lang sinabi. Yan, yan. Mag-aaral natin yan, ha? Pero ngayon, ang tanong ko lang is, anong institution, yung example na gusto nyo? Tama yun, school, hospital, gobyerno, medyo generic yun eh. Ano ba? Ano yung mga ino-organize, nung sino nag-organize para saan yun? Ha? Taugama. Paternity. Sige, tama na rin yan. Oh. So obviously, hindi tayo dapat doon. Kalokohan nyo. Pero tama yun. Sa example natin, ang tanong ko lang naman is, bakit nag-organize? So, bakit sila may paternity? Para kumita na naman, di ba? Ayun yung mali. Pero hindi, walang walang tama dyan eh. Oo nga. Walang tama dyan eh. Payabangan yan, tsaka ano eh. So, palitan natin. Yung may tama na pwede rin ma-abuse. Ha? Ha? Finance. Na ano nga? Banko. Okay, sige. Last na yan, ha? So, ano na natin yung mga kumpanya na lang, yan. Banko, company, bakit may... Ba't inorganize yun? Ayan talaga para kumita. Sorry, pero yun eh. Walang masama dun. Pero, bigyan ng services, umunlad, kung sino yung umunlad. Ayan. So, sa banko kasi, medyo negative din ako dyan kasi pautang ang... Kahit sabihin nilang tumutulong sila, ang unang ano yan talaga, pautang. Okay, pa usury. Okay. Ano pa yung mga pautang, patubo, yan. So may patubo, may pautang, tapos may patubo. May interest. Company na lang, yan. Unari, kung naman yung service company, manufacturing company, research company. Bakit may company dahil magkaisa? Kasi may goal. Okay. So, pag nagkakagulo sa isang organisasyon, paano yan? Magagawa mo ba ngayon yung dapat mong gawin? May hirapan. Okay? Kung magawa man, mabagal, hindi efficient. At yung kanina, tama rin sinabi niyo yung para kumita eh. Sa halip na kumita ka, ano mangyayari? Malulugi ka. Sa halip na, doon naman sa ospital, sa halip na kalusugan ng tao mangyayari, kamatayan. Di ba? Alam niyo yan. Yung iba dyan, pag nagkagulo-gulo na, parang magsisisi ka, ba't po pumunta na hospital na yan? Doon ka lalo na paano, di ba? Lagi ko nakuwento sa inyo. Ano yung unang example? Education. School. Di ba? Para matuto, supposedly, yung tao. Yung mga bata, pag siyempre, lalaki yan, sa mga kakontribute yan sa kaunlaran ng bansa. Dapat. Eh, pag... walang or walang tayo. Ngayon parang gusto na naman daw ni Gloria tayo, di ba? Okay. Natawa ako dun sa ano eh. So sila mismo nagkakagulo kasi ang objective nila hindi na para matuto yung bata eh. Kaya binabago-bago nila 'yan, may pinapaboran 'yan na ano man tawag nila doon. Sorry na ano ako, may anong tawag dito? Grupo na ano, kalimutan ko yung term nila. Basta may grupong pinapaboran yan. Hindi. Ibig sabihin, kalimutan ko yung term nila. Basta yung
may ano sila, may gusto particular. Kung natin na lang yung tabako, 'di ba? Ba't hindi yan ma-stop kasi merong may grupo ng tao na ayaw mangyari 'yon. Hindi pa sinigado. Sige, kalimutan niyo na, sorry na nawala sa utak ko. Basta yung napapabura na grupo, okay? So, yun. So, sa education ngayon, dapat matuto. Ngayon, ba't ngayon yung mga bata ngayon, di ba, ano? Kaya lagi nireklamo yun, eh. Kaya siyo, sa ibang bansa, maganda yung education. So, sa totoo, tama naman yung in a way, ha, to some degree. Kasi, nag-focus sila kung paano matututo lagi yung mga bata, pati yung programa nila, pati yung policies nila, naka-align para talaga matuto yung mga bata. Therefore, maging makakontribute sa society. So, ano mangyayari pag hindi tama yung, hindi maganda yung ano, school? Walang unity. Ganon. Sila mag-isa magkakalaban. Diba? K-12, hindi yan. Tapos, pati yung, ano, nilipat yung, ano, diba? Yung bakasyon. So, punta tayo sa church na. Okay? So, sa school, kailangan ng pagkakaisa. Sa hospital, sa mga company, kailangan ng pagkakaisa. Sa church, kailangan ba ng pagkakaisa? Obvious na, diba? Tsaka, ano yung goal natin ngayon? Diba? So, laging ganyan po yan eh. Pag hindi nagkakaisa sa church, hindi natin magagawa yung ating goal or mabagal tayo, hindi tayo efficient. Ganun din yan. So, kaya gano'ng importante, napaka-importante. Alam nyo naman kung ano meron sa ang goal ng church, diba? Para maligtas ang karamihan ng tao. Kung kaya nga lahat, sana lahat. Pagkatapos, naligtas na, ano, dapat tuloy-tuloy yun. Hanggat maaari. At hindi lang yun. Kasi nga, pag naligtas na, ano, ganyan na lang. Wala, hindi, may gagawin pa tayo eh. Bukod sa iligtas din yung ibang tao, mapuri ang Diyos. Amen? At marami pa yan. Kaya nga, hinuli ko yung church. Ipasok nyo ngayon yung ibang institution. Kasama yan eh. Eh, nabanggit na rin lang. Eh, bakit nga ba may corruption dyan? Yun ang tanong. Diba? Pero kung yung goal ng church, nalala nyo po yung goal ng mga people of God ng unang panahon, hanggang ngayon. Ganun nga, maitaas ang Panginoon, makilala ang Panginoon sa buong mundo, yun yun. At hindi pag sinabi, makilala lang ang Diyos, hindi lang yun na, ano ha, makilala na, yan, yung sabi nyo, Jehovah. Yun. By the way, huwag nyo gagamitin yung Yahweh sa mga post nyo. Mali yun. Pag nakilala siya, hindi lang basta nakilala siya na, oh, kunwari, yan, Jehovah, yun na yun. Hindi ganun. Pag sinabing kilala ng tao yung Diyos, siyempre ginagawa nila yung dapat gawin. Okay, yun yung implication nun. Hindi lang humihinto yun na, oh, si Kristo ang Panginoon, tapos. Hindi. Dapat sinusunod natin siya. Okay? So, yun yun. So, pag hindi masyado nangyayari yun, eh, di yung consequence ng negative na pagkakilala o hindi pagkakilala sa Panginoon, hindi mangyayari din yun. Matulad nga yan sa ano, corruption, established na yan po yung mga batas natin, maganda na nga. Pag tinignan mo yung batas natin, yung policy natin, yung ating constitution, masunod lang po yan, okay na, sa totoo lang. Pero bakit mayroon pa rin hindi nakakasunod at yung mga corruption nga, paano nakapasok yan? Kasi minsan, napapabayaan yung mas importanteng institution, which is the church. Okay, medyo malawak tayo ngayon. Ngayon, pasok na tayo sa basic. Okay, kailangan natin, sana inaano ko sa kanyo, dapat magkaisa tayo. Hindi papabayaan natin, eh, okay, at least nag-good church na, kahit walang pagkakaisa masyado, medyo may pagkakaisa, pero hindi masyado, doon tayo nangyayari eh. Pag walang pagkakaisa, katulad yung nabanggit ko, soul winning. Yan ang objective natin. Eh, bakit nga ngayon yung ibang church? Wala na soul winning. Ano nangyari sa palagay nyo? Una, hindi nagkaisa sa doktrina. Pag hindi nagkaisa dyan, magkakagulo yan. Maniwala kayo. Kaya nga, hindi naman kakaiba sa inyo. No? Lagi ko sinasabi, parang yung
natin kanina, na-stage natin, hospital, school. May primary goal, na tamang goal, mayroong mali. May sa palagay niyo sa church, hindi mangyayari yun. I believe, kahit sa panahon natin ngayon, mayroong mga church yung iba para kumita din. Sa totoo lang. Kaya ngayon, ang call natin ngayon, dapat magkaisa tayo sa tama, okay? So again, series po to. Umpisa lang tayo ngayon, unity in Christ una. Dapat nagkakaisa tayo. Maganda yung mga tanong ang kaninang umaga, Sunday school eh. Pambira, kung di tayo magkaisa, si Kristo ba, eh, Diyos o tao, doon pa lang, di na magkaisa eh. Hindi tayo magkakaisa sa goal lalo natin, sa kaligtasan, sa policy sa church, kung di tayo magkaisa, si Kristo ba, tao o Diyos. Magkaisa muna tayo doon. Napaka-importante noon, okay? Kaya nga tayo, hindi tayo nakikipag-isa naman dito sa mga kulto. Kasi sila, matagal na silang umalis dyan sa tamang turo. Tapos magkakaisa pa tayo. Kasi lahat ng Kristiyano dito sa San Mateo, may project tayo. Ano? Anong project mo? Magbibigay tayo ng servisyo sa tao. Pag nakipag-isa tayo doon, anong iisipin ng tao? Wala tayong pagkakaiba doon sa Iglesia ni Manalo, for example. Hindi natin ginagawa yung pwede natin at dapat natin gawin yung kalooban ng Diyos nang walang pagkakaisa sa hindi dapat natin pagkaisahan. So nakukuha niya sana. So pagkakaisa natin ngayon, dapat una kay Jesus. Okay, kaya basahin natin, nabanggit natin kanina yung 5, no? Sabi po dyan, so we, being many, are one body in Christ. Nakita niyo, yan pa yung sinasabi ng unity, ha? Marami tayo, tapos magkakaisa. Walang unity na isa lang. Okay? Yung unit, pwede yun. Unit, isa lang. Pero may unity, ibig sabihin, maraming parts, tapos nagkakaisa. Kaya sabi dyan, ha? Alam naman natin na tayo ay may sariling mga utak. Diba? Iba-iba ating kung paano tayo pinalaki. Iba-iba tayong opinion. Iba tayong paraan para gawin yung mga bagay-bagay. Ibig sinabing dapat tayo mag-unite. Totoo na marami tayo, pero ang totoo, isa lang tayong body. Okay, parang again, yung katawan ng tao, may iba yung kanang kamay, kaliwang kamay. Marami tayong parte, pero dapat magkaisa. Iyon yun, para magawa natin yung magampanan natin yung dapat gampanan. And then, ganoon din po sa, ano po ulit yung ano dyan? Body, di ba? Member, one body. 1 Corinthians, ganoon din po yan. Ako na lang, ha? For we, being many, are one bread and one body. For we are all partakers of that one bread. So, sino ba yung bread of life? Jesus. So, iisa lang yung ating binubuo, eh, dapat nagkakaisa tayo. Sino dito nagluto yung kabila ng pagka... Oh, sarap, ha? Binaliktad mo yung bread, kung ano man yan, pagkagat mo doon sa kabila, iba yung lasa. Ngayon, may mga ganun talaga, ano, yung mga pizza ngayon, uso ngayon, iba ganun. Pero pag bread yan, dapat isang halo niyan. Amen? 12:12, sabi naman dito, for as the body is one, not many members, all members of that one body being many are one body, so also is Christ. So, sabihin lang, marami, nagkakaisa. Ganun po ang reality ng church. Okay? Tanggap natin, marami tayo. Yes, ano yan, reality yan. Pero dapat magkaisa dahil isang ating goal. Ito, kayo na magbasa. Ready, go. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For we are all one in Christ Jesus. So alam niyo po yung context ng Galatians, tapos natin sa online Bible study ng Friday. Context po niyan, siyempre yung tamang aral pa rin, kaso may mga kalaban sila. Kaya tawag nating Judaizer. Nilalayo yung mga Kristiyano sa tamang turo. Nilalapit dun sa dati nilang yung mga Hudyong nga. So kaya maganda dito ang context ng Galatians. Sinasabi ngayon ni Paul, kinaisipin niya, Hudyo-Hudyo, ito Hudyo, ito Greek, ito babae, ito lalaki, ito ay
kung matutuloy mamaya yung aking series, yan ang topic doon. Mga alipin, saka mga malaya. Okay? Pero pagdating kay Jesus at sa magiging Kristiyano natin, mahalaga pa ba yun? Yung isisiris ko mamaya, ganun po yun. Wala na, nawala sa Amerika mo. Inalis nila yun. Salamat sa Panginoon. Eh, parang imposible po yun eh. Pero kinailangan ng gera para sila ay patayan sila as in, civil war. Para mapalaya, yun dapat mapalaya. Dito actually na nakuha yun. Kasi nga, ano, bakit na ginagawa natin? Bakit na inaalipin tao din to? Diba? Hinahataw, binibenta. So yan. So pag kayo mga Kristiyano na hindi mahalaga sa atin dapat yung eh, ganyan ka, hudyo ka eh. Eh, ito, mas matindi yung hudyo. Hudyo yan eh. Hudyo, di ba? Isa panahon natin yun, kahit mga Baptist, ganun pa rin yung iba. Niwala ka, nadala kasi ng maling aral. Inunti-unti tayo ng mga Hudyo. So, walang unity pag ganyan ang utak natin. Eh, mas magaling yung mga taga San Mateo kaysa sa Montalba. Hindi, magaling yung Montalba. Kita mo naman, Montalba nga eh. Tinignan ko yung mapa ng Rizal, yung laki ng Montalban. San Mateo, yung liit lang. Eh, magaling ang Montalban. Natiwa ka lang doon, magaling ka na. Eh, magaling yung Ilocano sa ganyan. Naku, ang hirap mag-unite. Kasi yung mga iniisip mong konsiderasyon mo, walang kwenta pala sa Panginoon. Amen? Kaya kung meron kayong utak na ganyan pa, salamat nga sa Pilipinas, hindi masyadong ganyan. Doon daw sa US, hanggang ngayon ba naman, ha? Meron pa rin division. Kasi nung inaaral ko ngayon, mukhang tutuloy ko na lang mamaya yung series kahit andun yung ano. So, kasi nga, yung mga South gusto nila alipin, yung North ayaw nila. Ngayon, nagpatayan sila. Diba? Munti ka na silang mahati. So sa church, ganun yan. Okay? Sino mas magaling? Lalaki o babae? O syempre, lalaki, di ba? Ayaw niya mag-inom ba? Natama naman yun kasi kinakatch ko lang kayo eh. Yun nga sabi dito, wala sa Diyos yan, amen? Amen. Kasi yung ano, logi naman, babae pinanganak eh, di ba? Ganon din actually yung race. Pinanganak ka sa Hudyo ka, Greek ka, Bicolana ka, eh, Bisakol pa nga, alam niyo yung Bisakol? Dati yun yung pang-asal ng mga ano eh. Lalo mga taga-Africa. Ako, laging kawawa minsan yun sa mga Amerikano eh. So pag hindi tayo mag-unite pag ganyan. Kaya dapat maintindihan natin, sa Panginoon, wala na yan. Pero again, pag mababaw yung mga Kristiyano, hindi maalis na sa sistema nila eh. Ephesians. Okay, pareho lang po. Sabi dito, ito yung kinabisado natin last time. Naalala niyo po yan? Dito natin yung umpisan sa 11. Amen? Amen. Tinapos natin sa 14. O, sige nga, quote nyo. Nabasahin na natin. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastor and teacher. So, hindi lang yan para sa alam natin kung ano yung mga ordinance, no? At saka mga office. May iba sabihin, bakit nga ba binigay? Bakit yung iba ganyan? Bakit yung iba ganyan? Hindi tayo lahat pastor, hindi tayo lahat evangelist, hindi tayo lahat teacher. Bakit? For the perfecting of my goal. Okay? Para, kasi titignan itong mga to, iba-iba yung skill set niyan, tsaka mga gift niyan eh. Hindi po lahat pwede magpastor kasi iba, babae, ano yun? Eh, ba't hindi pwede lahat maging teacher? Eh, kasi iba, hindi ganun ka ano eh. Mga skilled worker, kunwari, magaling ka magbaso, no? Kaya doktor ka, pero hindi ka masyadong magaling magsalita. Hindi pwede, ba't ka magtuturo? Malilito lang yung mga tao sa'yo, di ba? So, pero bakit daw iba-iba yung skill natin, iba-iba yung pinaglagyan ngayon natin? Kasi nga, para pala, okay, nabanggit ko kanina, una, maligtas yung mga tao, pero pag ligtas na tayo, andito na tayo, para tayo ma-perfect, mag-mature. Iba yung gagampana ng pastor, ng preacher, evangelist, ng apostol. Obviously, wala na apostol ngayon, pero dati, ginampana na kasi nila yung ginampana nila. So, yan, nagampana na nila yun, so okay na sila.
So ngayon, iba po sa atin. Iba taga-Linis, iba ay taga-musician, iba, hindi pwede lahat mag-music eh. Lalo po yung kanta, diba? Hindi lahat mga kanta eh. Yan, so sabi dyan, for the work of the ministry. So hindi mo magagawa yung dapat mong gawin or mabagal ka kung hindi tayo walang unity. So may dapat nag-unite tayo, walang pagalingan kasi nga iba-iba nga tayo eh. Ba't ka magpapagalingan sa isa? Amen? Kasi itong mga to, wala itong alam sa ganyan eh. So, di ba? Gawin lang nila yung kaya nila. Amen? For the edifying of the body of Christ. Huwag sabihin para ma, ano yung edify ulit? Edify. Hindi kasi bigla nang araw-araw ginagamit eh. Edify. Build up. Ganyan may tandaan niyo po yung mga ganyan kasi binabasa yung Bible. Huwag sabihin, nagmamature tayo, binibuild up isa sa mga ibig sabihin yan. Ano yung same build up? Kunwari, si, kunwari lang, si, ano lang, si Edgy. Nung una, kunwari lang ba da? Kunwari dati, karnal yan, tamad, at hindi matalino, ganun. Nung una yon. Pero habang tinutulungan natin siya, tinutulungan, tinuturuan, magbira. Diba? Ano mangyayari sa kanya? Yan. Hindi mo alam, baka yung next na pastor nyo, tingnan nyo yan. Huwag nyo nga ano yun yan. Na, sa totoo lang, pag na-build up ka kasi nagpaturo ka eh. Ganun po yan. O kaya sino bang inilalait nyo dito? Si Ezzy, ha? Sakitin niya. Pero pag natuto yan, pinagaling ng Diyos si pastor dito dati, sakitin, sabi niya eh. O. Pero pinanalangin niya, nilabanan niya rin yung sakit niya. So kung kaso ngayon, bumabalik daw eh. Ganun kasi daw yun. Pero anyway, mayroon siya na-build up. Amen? Hindi basta-basta yun. Kapag build ka ng ganun, church. So ano pa? So ganun po tayo ngayon. Ito, wala itong mahirap ito. Walang magagawa sa buhay ito. Di ba? Sino ba yung tinitingnan kayo ng ganyan ng ibang tao? Di ba? Pero pag na-build up ka, tutulong ka rin dun sa church. Okay? Sa ginagawa ng Panginoon. Tumutulong ka kahit mas una, maliit lang yung bahagi mo. Taga ukulele ka lang. Later, ikaw rin naguturo na ukulele para matuturo niya ibang tao. So, may magagawa ka. Amen? Amen. Yun yun. And then, ito na, unity. So, unti-unti yan. Ito yung mga perfecting muna, naturuan, lumalakas. And then, ano yung pinaka mangyayari dyan, nakikita natin sa church? Till we all come in the unity of the faith. Napakalawak pala ng pananampalataya, pero lahat tayo, ang pinakadulo niyan, goal natin, magkaroon tayo ng unity. At sabi dyan, end of the knowledge of the Son of God. Si Jesus, kaya pansinin niyo po yung mga churches na hindi lumalago, even worse, yung mga kulto, ba't mali sila na pagkakakilala kay Jesus? Nag-umpisa yung sa mali eh. Nakatuloy-tuloy ng mali, tuloy-tuloy mali, hindi na na-correct. Mali kasi yung kanilang structure, mali yung turo, mali yung pinaggalingan nila, pinagsimulan. Wala kahit anong talino, kung ano, mga engineer, doctor yung mga member doon. Sa palagay nyo, makikila ka ng mga iglesia ni Manal, no? Sa palagay nyo, kahit mga politika yan, pupunta sila doon sa kaalaman. Ay, si Kristo pala, Diyos. Unless umalis sila doon. Diba? Kailangan nila umalis doon. Kasi hindi sila magkaka-unity sa katotohanan kung hindi ka nag-umpisa sa katotohanan at nakipag-unite sa mga kapwa mananampalataya. Sila doon kahit yun nga, mga engineer, kunwari, mga ano man yan, eh, nagkakaisa sila, di sila maligtas. Nagkaisa lang sila doon, hindi nila ma-fulfill to. Amen? Kaya yeah, dapat magka-unity sa faith, sa knowledge of the Son of God. So ganyan po yan, kaya yung mga churches na lumalagong totoo, bandang huli ang Panginoon na itataas. Kasi bukod sa yung pastor, nag-umpisa niya, pero lahat kayo, ah, ganun, nagkakaisa na tayo ngayon, di ba? Hindi na tayong tipong andaling ugain na may pumasok lang ditong isa, dalawang false ano, doctrine, nagkagulo na tayo. Hindi tayo basta-basta mayayanig pag antibay na natin, amen? Kilala natin ang Panginoon. Walang magsasabi dito na itong discerning word after 20 years, iba na yung tinuturo. Okay? So, hindi tayo ganun dapat. Okay? So, kaya ang, ano niya, pag nagkaisa tayo sa pananampalataya, makikilala natin ang lubos ang Panginoon. And to a perfect man, inaano lang tayo, kinukumpara tayo sa isang tao na mature talaga.
ano yung picture ng isang taong matured? Ayan, idea lang. Ano? Anto perfect man. Para maintindihan siya yung illustration. Nakakita ba kayo ng anong mas ideal, yung pilay-pilay o yung malusog? Anong ideal, yung mahina o yung malakas? So, picture nyo lang sa tao. Ito kasi, sabi niya dito eh. So, parang ano, hindi yung Superman, pero malusog na lalaki, na malakas, na matalino, madiskarte, malusog, hindi basta matatabla ng sakit. Yun yun eh. May plano sa buhay, nagagawa niya yun, at patuloy siya doon. Yung parang pinapicture natin dito, sana ganun tayo. Pero walang ganun eh, walang perfect. Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, alam niyo ang Panginoon, ganun. Stature, parang tindig lang yan. Di ba? So, ibig sabihin, matured. Tuloy natin natin, sabi, that we henceforth be no more children. So, kinontras yung man sa children, yung children, parang tingnan nyo yung mga bata. Di ba? Tingnan nyo. Okay, tingnan nyo. Yan, siya na, di ba? Parang walang, ay, laro-laro. Yan yung mga bata eh. Pag matured ka na, hindi ka yung tipong ano, kung ano-anong ginagawa mo dyan. Amen? Amen. At talagang nakikinig. Iba naman sa atin, nakikinig kunwari, pero yung utak iba. So, hindi ganun ang mature na person. Kasi baka hindi nagkakaisa yung mga ano mo. Kaya sabi sa inyo, kahit yung mga activity nyo sa labas, dapat nagkakaisa yun. Ibig sabihin, lahat ng binabasa mo, lahat ng pinapanood mo, lahat ng pinapakinggan mo, kaibigan mo, supposedly, magko-contribute yan sa paglago mo sa Panginoon. Pag meron dyan, kahit isa, dalawa, na ang sinasidetrack ka, sinasideline ka sa para sa ibang bagay, tigilan mo na yan. Amen? Magpakaibigan man yan, o laro man yan, o kung ano man yan sa cellphone mo, alisin mo na yan hanggat maaari para sa maturity ka sa Panginoon pumunta. Ay, laminis na po ako. 38 pa lang. Okay. So, tuloy natin dito po, no, sa exhortation to unity. Okay, alam na natin yung unity. Salamat. Alam na natin na magkaisa tayo kay Jesus, kay Kristo. May sinabi ba sa Bible yan? Madami po. Dito tayo sa 1 Corinthians 1. Ibig sabihin ng exhortation, parang kanina din, build up din yan, or tina-challenge. Inutos ba sa atin yan? Ay, basa po. Ready, go. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Inutosan ba tayo mag-unite? Wala na may unity dyan eh. No division eh. Perfectly joined. Meron, amen? Amen. At hindi lang basta ano, naalala ko tuloy yung mga Lego eh. Yung mga, alam nyo na yung mga China made. Kahit yung hindi maganda yung pag-aagawa, minsan asam na yung bata, ba't hindi mag-fit to? Kasi nga mali yung pag-aagawa, hindi masyado maayos. Ganon din yan sa pag nagre-repair ka ng electric fan, di ba? Ibang brand, ilalagay mo sa ibang brand. Nako, hirap. Kahit sa tech, ganun din yan. May mga incompatibility. Kaya sa amin, hanggat maaari, ginagawa compatible yan. Kasi nga, nasanay ka dito, skill set mo ganyan, dapat magagamit mo. So tayo ngayon, meron bang hindi compatible? Parang kanina, yung mga Hudyo dati, ngayon Pilipino, pwede ba sila mag-join sa church? Oo, kasi nga, lahat ng pagkakaisahan natin, pwede na. Ngayon yung mga hindi nagkakaisa sa atin, yung mga dahilan, I mean, para hindi tayo magkaisa, actually, wala na yun sa kay Jesus, and therefore, huwag nyo nang pag-usapan, huwag nyo nang isipin. Eh, Hudyo, hindi magkakaano yun sa ano. Parang yung mga pastor doon sa US, sabi nila to, at may, pag tinignan mo, parang totoo eh. Imposible daw na yung mga pastor na Pilipino doon, magpastor sa US. Pwede lang, magpastor ka doon, pero yung mga tupa daw, Pilipino rin. So in a way, totoo yun, pero hindi dapat ganun eh.
sa totoo lang, hindi dapat. Hindi idea kasi dapat wala nang pakialam tayo sa kung anong race ka nang galing. Anyway, balik tayo dito. Sabi dito, ini-exhort tayo na magkaisa. Intindihan nyo ba yun? Kaya pag mayroong ngayon iniisip, eh, hindi naman kailangan may pag-isa dyan. Mali ka na agad kasi nasabi sa atin, dapat magkaisa tayo eh. Walang division. Eh sabi ni Jesus, I came to this world to bring division. Eh paano yun? Hindi tayo, ma-divide tayo sa labas. Hindi sa church. Within the church, walang division. Amen? Amen. Sa dyan, perfectly joined together. Parang Lego nga, perfect yung kabit. Nakita nyo ba yung mga commercial ngayon? Hindi commercial yung ano, engineering to eh. Bakal sa bakal, perfect yung pagkakaano. Nakita naman yung ganon. Galing nung pang, ano, paano hinati yun? Ay mabuti kung diretso lang. Nakita nyo ba yung parang, ano, talagang fit na fit. Madalas makikita nyo sa mga piston, di ba? Hindi lang yun kasi yung pagka, hindi mo alam paano hinati yun. Minsan papakita ko sa inyo. So sana ganun daw tayo. Ibig sabihin, kunwari, meron dito si si Brad, magaling sa magpapaawit. Ngayon di siya marunong piano. Yung piano naman, di marunong umawit, yung magaling magpiano. Paano magiging perfectly joined together yun? Eh, yung isa magpakanta, yung isa magpiano. Eh, hindi nga siya marunong nung ganun eh. Hindi, pero pag nagsabay na yan, gampanan mo lang yung dapat mong gampanan, siya gampanan niya yung kaya niyang gampanan. Pag nagsama na kayo, yung iba naman, walang alam sa instrument, pero marunong kumanta. O kayo, taga-kanta lang. Perfect pa rin. Amen? Okay. So, ganun lang sa utak daw. Paano tayo magkakaroon ng alignment sa utak? Paano yun? E, iba-iba tayo ng utak. Ano yun? I-align nyo. Okay. Kasi iba yung mga bagay na may sabihin lang. Ano ba to? For example, yung iba sa atin, medyo mukhang pa yan. Hindi naman. Pero businessman kasi, ganyan eh. Iba naman, health-oriented, mga doktor, kunwari, di ba? Sa isang church, meron, salamat doon yung mga honest na doktor din eh. Hindi sila nagpabakunan, hindi nila inano yung bakuna yung tao nila. So, paano tayo magkakaisa? Isa dito, engineer, isa doktor, yung isa, ang sabi ko kanina? Business, di ba? Paano magkakaisa yan? Pwede. Kasi isa lang yung Golden Church, doon tayo mag-align. Hindi mo i-apply yung hindi applicable sa ibang tao, tsaka sa isang organization. So, pwede yan. And the same judgment. So, dahil naka-align na kayo, isa yung utak nyo, isa yung gusto natin ma-achieve, yung judgment natin ngayon, isa din. Sakto din. Sa mga madalas ginagamit yung judgment sa church, katulad nga niya, parang kanina, pag-usapan natin, sino may reprobate? So, tinuro ko ngayon, kanina, next time, alam nyo na, hindi nyo usgahan yung medyo malambot lang, eh, 7 years old pa lang yan, reprobate! Ay, hindi naman ganun, hindi, huwag natin pagtalunan yan. O, mamaya, may baptist din daw. Hindi, basta hindi natin baptist, o, di okay yan. So, para tayo magkakaisa nga, dapat isa yung ating utak. Saan ang gagaling isang utak? Sa isang turo din, tamang turo. At nanggagaling yun sa Bible. Okay? So yun yung madalas argumento kasi, isa lang ng Bible yun, di kayo magkakaisa. Eh kasi nga, iba yung turo, iba yung interpretation. Isang text, okay. Kaso iba-iba yung interpretation. Pero actually, hindi nga yun eh. Sa totoo lang, kaya nagkakagulo yung Christianity ngayon, iba-iba na yung Bible eh. O, paano magkakaisa yan? Hindi talaga magkakaisa. Amen? So again, yun tayo sa pagkakaisa kay Jesus. At tayo kinukumad. Isa-isa na lang natin to. Hindi pa ito mahirap, no? Ephesians 4:3. Ganun din. Magkaisa tayo. Sabi dyan, endeavoring. Pag sinabi endeavor, nagsisikap ka. Ay, hindi talaga tayo. Parang ganun. Mga Baptist, hindi yung mga pag-isa. Pwede yan. Yung mga dapat lang pagkaisahan. Kasi yan, gusto natin minsan magkaisa sa lahat ng bagay. Tama lang. Kaya sabi dito, paibasa niyo po nga. Ready, go.
Yun, so ang pagkakaisa natin, hindi naman kailangan pagkakaisa na tulad nung yung mga churches po, kahit yung mga maayos sa churches, hindi lahat ng bangin magkakasundo yan, okay? Yung iba masyadong oriented sa music, yung iba naman programa. Pero dapat lahat na soul winning, pero hindi nagkakaganon eh. So, ang sinasabi sa atin ng Bible ngayon, sa spirito tayo dapat magka-isa. Okay? Hindi necessarily sa lahat ng bagay. Okay? Tuloy ko lang sa Pilipinas naman, natapos natin ito. Bumabalik ang aking sipod. Hindi kinaya ng gamot. Ako na lang. Sabi dyan, only let your conversation be as it become in the gospel card, that whether I come and see you or as be absent, I may hear of your appearance, that you stand fast in one spirit. Okay? Again, ang context nito is yan, ma-preach si Jesus. Okay? So kaya, dapat magkaisa kayo kasi pag iba-iba yung gospel nyo, patay tayo dyan. Amen? So dapat magkaisa kayo with one mind, no? One mind na naman, striving. Parang kanina, endeavor. Ngayon, strive. So dapat merong effort. Pag nakita mo yung isang tao, medyo naliligaw na, ano gagawin mo? Okay lang yan, bahala siya dyan. Ba't yung ibang tao gano'n? Sige nga, meron ba sa inyong gano'n? Kahit saan ganyan yan, kaya iba, gobyerno. Kaya iba, nag-corrupt na lang eh. Kahit anong mangyari eh. Yung dahilan yun eh. Tama? Bakit sila nagnanakaw? Eh, lahat naman magnanakaw eh. Ba't iba kaundal? Kasi lahat naman, yun ang nasa utak nila, which is hindi tama. So kaya ngayon, kailangan may effort. Pag nakita mong may, iba na yung ginagawa ni kapatid ah. Nakita ko ito, medyo sinabi na nga ni Pastor na magpaalam muna bago mag-boyfriend, girlfriend. Ito, talagang pinipilit niya kasi yun na natunan niya kung kanino eh. Kahit sino pa yung walang paalam, kahit magulang mo, inaano ka dyan. Sa church natin, hindi ganyan, amen? Eh, okay nga lang sa magulang mo eh. Nasa church ka eh. Kung gusto mo mag-tarong good standing dito sa church, iwasan mo yan, amen? So ngayon, dapat iisa yung utang natin dyan. Kasi nga, ayun, striving together for the faith of the gospel. Gusto mo ba yung iba, yung mga young people, iba yung utak, iba yung mga adult, iba yung utak. Gusto nyo ba ganun? Within the church, hindi dapat ganun. Kaya dapat, may effort. So, balikan ko yung kanina iniisip ko. So yun nga, pag nakita mong ano, mali, si Yesha, naku, mukhang iba-ibang direction ito ah. Eh, okay na yun, ganyan talaga yung mga bata. Ganun ba tayo dapat? Hindi. Una, pag-pray mo, pero mag-effort ka. Lagi ko sinasabi sa inyo, isang mga makakatulong kayo, at least inform nyo ako. Okay? Inform. Huwag nyo masyadong i-condemn muna. Pero, in a way, kung alam nyo yung tama, alam nyo ba yung discount eh. Maring alam mo yung tama, alam mo yung mali, nakikita mo sa iba, mamamali. Alam mo ba yung paano itutuwid yun? Kung hindi, ipaalam mo sa may kaya at authority, no? So, ganun yun. Eh, hirap naman nun. Hindi mag-iisip pa ako kung anong kasabihin ko. Ganun talaga. Effort eh. Strive nga eh. Endeavor nga eh. Amen? Amen. Ano ba? Nilagay ko example sa inyo. Yung mga pastor nga, mga baptist pa. Yung iba, hindi na King James. Naku, delikado na yun. Ay, wag mo na sabihin niya kasi ang hirap niya. Hindi tayo magkakaisa niyan. Endeavor nga, strive. Pag merong lumalayo, yes, mahirap ituwid. Mahirap kung mahirap, mahirap talaga. Kaya nga may effort eh. Kaya ngayon, isa sa mga effort mo dyan, aralin mo, dun pa lang. Mahirap na. Amen? Amen. Ay, tinuturo nila pre-trib. Paano yan? Mahirap yan. Totoo, mahirap. Pero, may ka magagawa ka pa rin. Una, ikaw, again, aralin mo. Diyan nag-umpisa sa aral talaga eh.
Pag hindi mo ka aral na aral ka, hindi mo masyadong inaaral, lalong mahihirapan kang ituwid yung iba, ibalik sa unity. Supposedly po, mga Baptist, dapat lahat ng mga Kristiyano, isa nga, isang Bible eh. Supposedly. Pero dahil mahirap minsan, ibalik, eh, huwag na, mawala lang sila. Hindi po yung sinasabi natin independent churches, ha? Independent tayo sa ano, pero sa turo, isa tayo. Dapat. Okay? So, pero nga, among Baptist, pag separate na church yun, kung may pangyalaman sa kanila, again, sa unity, sa turo, yun lang yun. Kung magpapa-influence sila, subukan mo, eh, bahala na sila dun. Eh, pinag-pray tayo ng Panginoon na maging united, inutusan tayo maging united. Kailangan tayo mag-effort. Amen? Dahil kung gusto sabihin, pero mabalik yung aking sakit. Ilang minutes na po ako? 51. Sakto to, no? Last sa endeavoring, or sorry, sa exhortation to you be united. 1 Peter. Ay, ilang natin to. 3. Ay, basa mo. Ready, go. Nasa lang unity dyan? One mind. Parang kanina. Pero nabanggit dyan, ano yung nadagdag dyan sa ating ibang verses? Sabi niya, having compassion one of another. Alam niyo, hindi kayo magkakaroon ng unity kung wala kayong pag-ibig sa isa't isa. Alam niyo ba yon? Kasi iba yun eh. Parang kanina, eh, effort naman yan. Anong gagawin ko yun? Aralin ko pa para masabi ko sa kanya. Alam ko na nga, ito yung tama eh. Eh, kaso nga naliligaw yung isa. So, bukod sa mag-e-effort ka, ano yung parang explanation kailangan mong gawin dyan? Hindi madali. Pero kung wala kang pakialam, eh, talagang wala ka na, ano, hindi ka na mag-endeavor. Hindi ka na, eh, bahala sila dyan. Amen? Kaya, yun ang magbaban sa atin. Kung mahal mo siya, i-correct mo siya. Kung mahal mo siya, gusto mo siya maging united sa'yo. Amen? Kasi kung wala kang pakialam nga sa kanya, eh, wala, ba't ako makipag-isa sa'yo? Sabi dyan, katulad ng kapatid. So obviously sa atin na yung mga kunwari, sina yung mga taga San Mateo, may pakialam ba sa mga taga Montalban? Dapat, pero minsan wala kasi eh, layo naman tayo dun eh. Pero sa church hindi dapat ganun. Kahit pataga malayo yan, hindi mo yung kapatid, kapatid mo yung sa pananampalataya. Eh kaso nga yun, ba't napunta dito yung pitiful, yung courteous? Ano yung pitiful? Nakakaawa, sorry. Andun yung, ano? Andun yung, ano yan? Maawain. Nakita mo naman ay pinagdaanan. Okay, sa ngayon, mahina ngayon eh. Eh, bahala ka dyan. Wala ka ng, ano, concern. Hindi tama. Ay, dapat, pakita mo yung concern mo at dapat una, magka-concern ka muna. Eh, paano magkaka-concern? Kung mapagmahal ka, magkaka-concern. And then yun, minsan kasi mga comment ng iba sa atin, nakikita ko, masalamat nga, ino-inform nyo ako. Pero minsan, ganun yung nagbubuong kaisipan ko eh. Parang wala akong pakialam dito. Ganun nga ba? Kaya pag hindi ka madalas umaten, parang ganun ka nga. Umaten o hindi, anong pakialam ko doon? Meron akong gagawin dito. Eh, tuloy naman niya. Talagang tuloy ito. Eh, paano ikaw? Courteous. Ganon din yun. Wala kang pakialam kung parang nabastos ko sila. Wala kang pakialam kasi nga eh. Hindi tayo dapat ganon. Pag nagbabastusan na sa church, wala lang wala unity yan. Amen? Hindi na mag-unite niya kasi bastusan na kahit saan po yan. Sa organization. Pag nagbabastusan na yan, bandang huli. Isa yan actually sa makikita mong ano eh, pag walang unity. Ba't binabastos niya yung isa? Eh kasi ganyan-ganyan yun. Ah, okay. Magkakahiwalay na yan. At kahit di pa sila maghiwalay, nasa isang company for example yan, hindi na nila magagawa ng maayos yung dapat nilang gawin. Kasi nga, wala nang galangan. So in ending, gusto ba natin magkaisa?
Bakit? Para yung ating goal ay ma-achieve natin. Hindi lang basta ma-achieve, ng maayos. Okay? Mas mabilis, mas efficient, hanggat maaari. Maayos at by the way, yung iba kasi may goal. Pag pera-pera lang, naalala ko talagang networking eh, di ba? Ang goal ko, kumita! Kaya hindi okay yung network kasi kumita ka na, okay, iwanan ko na kayo, ganyan yun eh. Hindi niya inisip yung kumita tuloy-tuloy. So wala siyang pakialam doon kasi tatakbo na siya eh, di ba? So kung sa kumpanya, pag gusto mo, tuloy ang kita, at tuloy-tuloy, patay ka na, yung kumpanya mo nakatatagpa, amen? Naka-establish pa. Yung church, ganun din. So, isipin mo rin yung kahihinat na ng ibang tao. Amen? Kaya ganyan po yan, pangkatapatan sa Panginoon, especially sa mga lingkod ng Diyos, ganun dapat ang utak mo. Yung iba, walang pakialam bakit mali na yung tinuturo nila o medyo compromise na. Kasi iniisip lang niya, pag namatay ako, ganyan. Ganyan. Parang Solomon. Solomon ka ba? Sabi Solomon, ayun ang magmamana nito. Diba? Noong bandang huli, kinorek naman yung sarili niya. Pero yun nga, wala siyang pakialam, sinunod niya lahat ng pwede niya sundin sa palagay niya hanggang sa mamatay siya. Parang Hezekiah din. Diba? Winarning nga na siya ng Diyos eh. Yari ka. Susuguring kayo. Okay yan. At least, hindi sa panahon ng buhay ko. Ganun ba tayo? Hindi dapat. Okay? So again, lalo na sa church. Kasi hindi tayo dito. Mamatay man tayo, tuloy ang laban ng mga nasa lupa. Eh kung may compromise ka na dyan, bukas malalaman natin yung Baptist distinctive. Kaya dapat ina-uphold natin yun. Hindi yung, kasi yung mga Baptist ngayon, na hindi lahat, obviously yung mga nag-compromise, ay okay na ako, dinala ako ng Baptist na religious sa maayos. Pag namatay ako, magtuturo ako ng konting mali, kasi pag namatay ako, okay naman eh. At least umaman ako, ganun. Hindi mo inisip yung next generation. Yan ang kalokohan yan. Yung mga, kaya makikita natin bukas yan. Kaya ang Baptist, pwede pa rin mag-unite, even hiwa-hiwalay. United in spirit, united in Christ, united in doctrine. Okay? So, salamat po sa Panginoon at anong gusto sabihin? Sana magkaisa tayo. So, serious naman to, pero sana yung mga naaral natin, sana gawin na natin. Kasi hindi natin pwedeng balikan ng balikan yun, nakakasawa din, di ba? Pero sa case ko, talagang ganun. Pero kayo, gusto nyo ba pare-pare yung inaaral natin? Gusto nyo ba? Kaya tayo laging grade 1. Anyway, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again na sa bagong series na aming sinimulan, Panginoon, na nawa, Panginoon, kami magkaisa sa tamang paraan, sa tamang bagay, sa tamang goals, Panginoon. So I pray na palayan nyo aming series na ito, Lord, nawa, makita namin bakit kami dapat mag-unite at para saan. So I pray na itong church na ito, Lord, maging united again. It doesn't matter, Panginoon, sino nagli-lead at the moment, but we will lead our way, we will lead our family sa inyong kalooban, Panginoon. Gagampanan to, Lord, whatever happens, Panginoon. Ma-realize namin, pag hindi kami united, Panginoon, mahirap, or even worse, may stop kami, Panginoon, sa paggawa ng inyong kalooban. So I pray na kayo pong tuturo sa amin, kaalagaan, unity sa church, Panginoon. So hinahang po, Lord, kayo mahati, Panginoon, kayo mas din na ang kakainin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.